Parang nagkaroon ka ba ng any physical health issues or yung iba kasi nagkakasakit, Liam, di ba? Meron mga kakilala, nagkakasakit talaga sila pag sobrang nagpupuyat. Ano po, pinapanalangin ko naman po na wag po akong dumating dyan. Pero oo. Siguro naka-affect siya sa akin mentally kasi talagang ang naging coping mechanism ko talaga mag-stress eating and I gained a lot of weight throughout the pandemic. So, it's some parang in a way, sa graveyard shift ko po, sinisisi ang pagtabako. Ayun. Apart from that, siguro yung dizziness, yung, I mean, small things siya. It's a small thing kapag iniisip mo ngayon, pero in the long run, it's gonna tarnish your health and well-being talaga. So, parang thankful ako na natapos siya agad on my part. Yeah. And so, yung stress eating, kasi you were stressed, parang, hindi lang siya, so puyat, syempre, di ba? So, kung puyat, talagang pagod na ang bigat ng katawan. Di ba? Parang yung dapat madaling task, minsan nagiging mahirap, nagiging matagal. Kasi hindi tayo nasa ideal na kondisyon. And then sabi mo nga pang yung life mo parang mas limited. Kahit na i-romanticize natin, ibig sabihin ay lonely. Di ba? Yes. Wala masyadong life. Or ano bang life ang meron sa gabi? Parang iba rin eh, di ba? Medyo iba rin yung social life sa gabi. Hindi rin siya conducive to a healthy lifestyle, tama ba? I absolutely agree with you, Doc. Talagang, hindi naman to ako totally nawalan on my part, pero talagang dumating sa point na I limited myself na socially, just to make ends meet for me, the way I live, and siguro to make ends meet in a way na I will be able to get the luxury of sleep. And it's really difficult to claim it as a luxury when it's something na you should be having talaga as a person. So ayun, talagang yeah. I had to compromise even... I have to compromise something na hindi ko talaga dapat kinocompromise in the first place. We'll be right back.